Hello mga brothers and sisters, andito na naman tayo sa ating bagong video ng Mobile Legend. At pag-uusapan natin ngayon guys, paano gamitin si Fanny. May special guest tayo, pero bago lahat ng yan, huwag nyo kalimutan na mag-like sa video na to. Pag umabot na 850 likes, may skin giveaway tayo. Kaya sunod nyo na yung ID nyo, pati in-game name, pati skin na gusto nyo, worth 299 diamond guys. At huwag nyo kalimutan i-like tong video at mag-subscribe pag qualified kayo sa skin giveaway. At ang ating special guest, ang special guest natin ngayon guys, si Akatsu Tol. Yo, hello hello guys. So guys, etong video na to tungkol to sa Fanny user. Sino gusto matuto ng Fanny diyan, taas ang kamay. Kung sino gustong gumaling sa Fanny, taas ang kamay, kasi andito na ang pinaka the best na Fanny user sa buong mundo, si Akatsu Tol. Tol, ano masasabi mo kay Fanny? Bago natin pumasok sa mga tanong-tanong, ano masasabi mo kay Fanny sa hero na yan, Tol? Para sa akin, isa siya sa one of the best assassins sa Mobile Legends. Sobrang lakas niya talaga eh. Early game, mid game, pati late game eh. Oo. Sobrang hirap siya katapatin. Okay. So speaking of early game, late game, Tol, ano yung mabibigay mong tips sa mga bago pa lang sa Fanny user, o kaya nagta-try na Fanny user, ano dapat kailangan nilang gawin sa early game? Of course, lahat ng Fanny user kailangan nila blue para ma-spam nila yung core nila. So, early game, dapat i-secure nila yung blue, kunin ni Fanny. Tapos, mag-practice siya mag-cable, na dapat sure siya na ma-hook niya yung walls para maka-cable siya. Mm-hmm. Kasi ano naman yung eyes ng blue kung hindi naman siya maka-cable. Tapos makaskill. Kaya nga sa bagay. Pero paano to? Ano yung training na ginawa mo para umabot ka sa yung cable, lahat ng cable mo talagang kumbaga yung pag alam mo kung saan pupunta yung cable mo eh, no? Ano paano ginawa mo to? Paano ba yung technique? Actually nasanay lang ako kasi ever since season 2 late mga December. Mm-hmm. Nagtatry na ako mag-practice ng Fanny. So, tinatry ko siya sa custom, sa normal game, sa ranked game. Tapos doon talaga makukuha mo eh. Kung madaming games ka na, masasanayan mo kung saan hook yung cable, kailan ka tama, at sa ano yung gano'ng kabilis siya mag-cable papunta at paalis. Oo. Sabagay nga naman. Pero Tol, paga ba sa mga baguhan na player ang Fanny, or sa tingin mo kailangan pa nila na much more experience sa game bago sila sumakay sa paggamit kay Fanny? Para sa akin, kailangan nila muna ng experience sa game. Kasi kung gagamitin mo si Fanny, dapat may map awareness ka. Oo. Dapat alam mo kung saan kailan ka mag-gank, kung may low HP na ba, saka ka pwede mag-gank. Kasi si Fanny, early game, ganker talaga siya, roamer siya. Mm-hmm. Kasi kaya mo mag-cable pataas from bottom or from taas to bottom within 2 seconds eh. Kaya nga eh. Kaya ka bagay si Fanny mag-gank. So kung may map awareness ka nun, kaya mo patayin kung sino low HP dyan. Oo, totoo. Pero Tol, eto ah. So nakikita natin madaming taong nagsabi na OP si Fanny. Sa tingin mo, ngayon sa meta ngayon, malakas pa rin ba si Fanny kung sasabihin? Kung totoo lang dogs, depende yun kung sino yung gumagamit. Kasi for instance, kung sanay talaga yung player gumamit ng Fanny, alam nila kung kailan sila papasok, kailan sila na makakalabas na hindi sila mamamatay, na nakaya nila yung person yung tao. Mm. For instance, may ibang tao rin, yung hindi pa sanay, papasok na sila kagad, di ba? Oo. So, if nasisi sila ng ibang kalaban, patay siya kagad. Sa bagay nga naman, di ba? Totoo naman yun talaga. Pag nasisi ka, ayun kasi yung ano yung pang-counter kay Fanny pag nasisi ka. Pero Tol, sa tingin mo, sino kaya mga hero na pang-counter talaga kay Fanny? Madami, sobrang dami. Kung sa totoo lang, halos lahat ng hero na may CC kayang i-counter si Fanny. Ay, no, not halos lahat. Lahat ng hero na may CC kayang i-counter si Fanny eh. Oo. Kunwari, si Natalia, kung silence mo si Fanny, mas 7 normal attacks ang patay na kagad. Oo. Tapos kung si Saber na ulti na si Fanny, combo kagad yun eh. Kahit sino pumunta nun, patay kagad eh. Oo, totoo ah. Totoo. Eto naman ah. So, napag-usapan natin yung counter, kung paano sa early game. Tol, yung pinakamalaking issue, item customization ng mga tao kay Fanny. Ano yung mga mabibigay mong tip para gumanda yung item nila? Ano dapat kailangan nilang bilhin lahat sa tingin mo? Para sa akin, binibili ko kasi lifesteal pati armor penetration. Mm. Kasi sa lifesteal, kapag naka-cable mo, tapos nati-trigger yung first skill mo, auto lifesteal na yun eh.
Tapos yung armor penetration, pang punit talaga yun. Kasi pagpasok mo, tapos ult mo, malakas yun eh. So parang ginagawa ng armor penetration, pinapalakas na pa yung damage para ma-assure na makikill mo yung kalaban. Oh, totoo nga naman. So, armor penetration. Pero ito, madami tayo nakikita nga na kinokompleto pa yung jungle item. Ano masabi mo doon? Ganun ka din ba? Kinokompleto mo din ba yung jungle item? Pag magkaka-briefing yung mga tao na gusto matuto kay Fanny, di ba? Ako naman, hanggang sa tier 2 lang ako ng jungle item. Kasi yung tier 3 naman, kung kinompleto mo siya, in the long run, bebentahin mo din naman siya eh. So parang sa akin, mas gusto ko ikunin yung tier 2 kasi pangpadagdag yun ng EXP. Tapos magdiretso na ako sa first item ko. Para may auto item na ako. May isang item na ako kahit papaano. Pero ano yung inuuna mo item, tol? Pagkatapos ng jungle item, Bloodlust Axe, di ba? Or Magic Blade? Bloodlust Axe yung inuuna ko. Kasi kung gumagamit ako Fanny, medyo aggressive ako. So yung ginagawa ng Bloodlust Axe, cooldown yun, pati lifesteal. So pagkapasok ko, tapos i-ult ko, pwede ka agad ako mag-cable palabas na hindi ako namamatay kasi may lifesteal ako. Sa totoo ha, totoo nga naman, dahil sa lifesteal mo na sustain ka, hindi ka agad mamamatay, lahat-lahat ng yan. Ito pa malaking tanong guys, sure ko madaming tao nagtatanong na ito, maganda pa si Fanny pang akit ng rank? Ayun ang tanong, maganda ba siya pang akit ng rank? Kung sanay ka mag-Fanny, oo. Kasi siya yung kung sobrang marunong ka mag-Fanny, siya yung pinaka-best champ para sa akin, para umakit ng rank. Kasi nung naalala ko dati from Master to Epic, inakyatin ko yung lahat solo queue eh, na nag-Fanny ako. Pagdating ng Epic, syempre medyo mahirap na mag-solo queue kasi alam na ng kalaban yung mga counter ni Fanny. So, kailangan mo talaga may team para mag-synergy kayo tapos isi-support ka nila. Kasi for instance, ng solo queue ka, pwede nang, since may chance na makalaban mo, Glorious Legend yung kalaban, pwede nilang invade yung blue mo. Kung na-invade yung blue mo, wala ka na. Luging-lugi ka. Totoo ha, so, pag na-invade na yung blue mo, so pinaka-crucial sa kay Fanny talaga yung blue mo, tol, no? Diba? Yung blue talaga. So pag nawala yun, ano dapat yung gawin ng mga player ngayon pag nawala yung blue? Yung anong tips na mabibigay mo na dapat kailangan nilang gawin pagka nakagaw yung blue nila eh? First and foremost, huwag kayo mag-rage quit. Madaming tao kung nagawan yung blue, nag-rage quit na agad eh. Second, try nyo mag-farm. So, kunwari, nagawan yung blue mo, diba? Pumunta kayo kagad sa red mo, tapos magpa-level 4 agad kayo. Tapos pagka level 4 niyo, check niyo na kagad yung map. Check niyo kung may tao na low HP. Kung mayroong isang tao low HP, pwede mo kagad i-cable yun tapos ulti mo na kagad eh. Hindi mo na kailangan i-spam yung cable mo eh. Tapos pagka patay mo nun, balik ka na ng base. So sabah, may kill ka na yun, may gold ka pa. Tapos may chance na ma-push niyo pa yung tower kasi namatay isang kalaban. Nga, sa bagay. Objective na yun, di ba? Free objective na yun, di ba? Tama nga naman. Mausay talaga. Fanny ito pag-asahin naman ang kaso. Sasabihin si Fanny, siya ang pinaka-annoying na hero na nag-exist sa game na Mobile Legend, tol. Tapos sumunod si Hayabusa. So, eto dalawang hero. Pero tol, ano masasabi mo ngayon since mas madalas nang ma-ban or ma-pick si Hayabusa? Pag i-compare yung Hayabusa, Fanny, gaano kataas yung level cap ng dalawa? Masasabi ko kapag late game, Fanny. Kasi si Fanny mas mabilis mag-split push eh. Oo. Pick yung Hayabusa eh. Kunwari, nagde-def sila lahat sa top. Yung Fanny pwede ka agad sumugod sa baba eh. Sabagay. Yung Hayabusa kailangan pa maglakad eh. Totoo nga naman. So, hindi pa nila madedefend yun. Logic nga naman ko sasabihin. Kasi kung pucha, yung Fanny kaya pumunta ng top lane to bot lane in 2 seconds, Hayabusa in 8 seconds pa. So malaking difference yung akyatan nun, di ba? Baka 10 seconds pa nga yung akyatan nga. Sa totoo, tol ha. Tapos yung masakit pa doon, yung tower damage ni Fanny, sobrang lakas. Each na sapak niya umaabot. Yung sa akin, each na sapak ko umaabot ng 700 tower damage eh. Laki. Oo. So, mga give and take pa na rin, mabilis yung attack speed ng Fanny mo. Within, let's say, 10 seconds, masisira na yung tower. Kasi each sapak mo, 700 times 10 yun, 7,000 yun. Totoo nga naman. Mahirapan sila mag-defend yun. Kung sabi mo, tol na from top to bottom, lalakari nila 10 seconds. And nandun na ako within 2 seconds eh.
So mas malakas, sorry. Hindi talaga, mas malakas nga talaga si Fanny kung titignan mo talaga sa explanation mo nga naman, 'di ba? Para sa akin, oo nga naman, kung isipin mo, logic na lang kung di mo pa masabing si Fanny pa yung di mas malakas, 'di ba? Pero tol, eto ah. Ano mabibigay mo na tip sa mga player ngayon na parang first question lang, pero yung buong tip talaga, A to Z na, hindi na yung early game, hindi na yung mid game, kompleto na, ano yung malaking tip na mabibigay mo, tol? Masasabi ko, practice muna kayo sa normal. Kung nasanay na kayo doon, mag-rank na kayo. Kasi doon kayo nag-improve eh. Kung palakas ang palakas yung kalaban nyo, napapaisip mo kung anong gagawin mo, anong kailangan mong gawin para mabuhat yung team mo eh. Oo. So yun talaga yung pinahanda best practice. Yung tip ko talaga, kung gusto nyo talaga i-practice, ilaruin si Fanny sa i-master siya, i-practice nyo muna ng normal. Tapos kung sobrang sanay na kayo, mag-rank na kayo. Mga ilan games sa tingin mo? Depende kung gaano kakabilis mag-adapt eh. Kasi minsan, yung mga tao, mahirap mag-adapt sa cables kasi dapat mabilis kamay mo eh. Tapos yung map awareness mo, dapat mabilis eh. Parang i-check mo kagad lahat ng map eh. So, parang masasabi ko, kaya naman siya within 50 games. 50. Kung sanay na yung tao sa map awareness. Oo, 50 mga, games. Mga, let's say, 50, 25 to 50, mga ganun. Kung hindi pa sanay yung tao sa map awareness, baka umabot ka ng 200 games. What? 200 games? So, ibig sabihin, paano yung mga bagong nagsisimula ng Mobile Legend yun, nakita na, okay, gusto itong gamitin si Fanny. Sa tingin mo, ilang games? Mga 1,000? Hindi, depende rin dogs eh. Kasi for instance, kung naglaro sila ng ibang games na MOBA, ma-adapt nila yung map awareness. Sabagay. Kung talaga new lang sila, kasi wala sila ng alam, may chance na baka 200 plus talaga, 200-300 plus, bago nila masanay. Pag bagong-bago talaga game sa mobile game, sa MOBA bagong, game, as in newbie-newbie. Newbie-newbie? Oo. Walang alam. Gusto nakita si Fanny na tripan, gustong lagawin. Ilang games kailangan niya para makaabot sa level ng ginagawa mo ngayon sa 90% win rate, tol? Ilang games? Let's say 500 to 700. Oh my God! Depende talaga kung gano'ng kabilis yung tao mag-adapt. Kasi sobrang hirap talaga. Yung una ako naglaro, nahirapan rin ako eh. Kasi yung double cable, dati uso pa yung double cable, triple cable eh. Kasi parang ma-aim mo talaga yun eh. Dati ako, nagsisingle cable lang ako kasi hindi ko pa kayang double cable kasi dapat fast yung reflex mo para makuha ka ng double cable. Isang mali lang, pwede ka mang double cable diretso sa kalaban, sisi ka agad eh. Double cable, sisi, patay ka na, di ba? Oo. Tapos yung masakit pa doon, minsan, kung hindi man natataman yung cable mo, malakas rin yung minus nun sa energy. Tapos kung kailan natamaan mo, wala ka ng cable. Tatayo ka na lang doon kasi hindi ka makakaskill kasi wala ka na doon energy. So mamamatay ka rin doon. Totoo na naman ko sasabihin. Putya, logic nga. Kahit out all natututo ko kasi as you can see nga naman, ako ang pinamalupit na. Medyo ko lang. Wala akong kaalam-alam sa Fanny, guys. Nung ngayon kausap ko na si Akatsu one-on-one, paano gamitin si Fanny, natututo ko kasama kayo, guys. Sa totoo lang, nakakabaliw kong isip. And kasi kasama ko palagi si Akatsu magdago. Pag nakikita ko siya mag-Fanny, gumanga nga ako kasi tol, ang bilis ng ano ng reaction mo. Parang iniisip ko baka abutin ako na 100 to 200 games para ma-master lang si Fanny, di ba? Pero tol, anong emblem naman na ginagamit mo sa kanya? Emblem ko ngayon, physical assassin. Physical assassin. Anong level na ng physical assassin mo? 45. Ayos din pala yun, no? Napataas mo din pala yung physical assassin mo, kaya maganda, no? Tapos, isipin mo yun? Sige lang, tol. Sige lang. Isipin mo yun, 45, medyo makapin na yung damage siya. What if kung 60 pa yun? Tiyahan yan. Masakit. Pero, tol, isipin natin dito, ha. Pagdating sa mga, sa mga mahihinang player or sabi natin, baguhan na player, advisable mo ba talaga na si Fanny maging main nila? Or maybe may isa pang alternative na mas malapit pa kay Fanny na pwede din? Kung malaki yung patience nila, pwede na nila kagad i-practice si Fanny. Kung medyo mababa yung patience nila maglaro, yung medyo nainis na sila kasi hindi nila alam talaga paano gamitin, i-practice na lang nila muna si Saber.
Saber, no? Saber. Oo. Kasi si Saber may dash din eh. Oo. Parang naman. Funny rin siya. Pwede siya mag-dash papasok, pwede siya mag-ultos, pwede siya mag-dash papalabas eh. Oo. So ayun ay... Ah, sige lang, sige lang, sige lang. Tapos kung nasanay na sila mag-saber, tapos kung nasanay na... Tapos si Saber, roam yun siya eh. Kung nasanay sila nag-roam, tapos map-awareness, tapos mag-dash, saka sila pwede mag-practice ng funny. Oo. Oo, oh, ah, oh, totoo nga naman, bishit na yan. No? So kung isipin mo, kung sa totoo lang, kung iniisip mo, logic nga naman talaga yung sinasabi mo to, Saber pwede yan, dash-dash, masanay sila sa movement, galawan sa map, masanay sila sa mechanics ng gameplay, tsaka paano gamitin talaga sa cellphone, nagamasanay din sila sa cellphone nila. Kasi kung isipin to, paano pag binigyan ka ng ibang cellphone, kaya mo bang gawin yung ginagawa mo ngayon? Sabi natin, ano ba yung cellphone mo ngayon, Akatsu? 6S+. 6S, okay. Tapos 5.5 inches yan, di ba? Paano pag binigyan ka ng 5 inches na cellphone, kaya mo bang gamitin si Fanny like yung ginagawa mo ngayon? Kaya ko pa rin. Ah, kaya pa din. Ganun pa rin. Kaya ko pa rin. Nice. Sa bagay, totoo nga naman, ano talaga, gamay mo na talaga yung game eh, no? Gamay ko na talaga si Fanny. Medyo sobrang sanay na ako. Mm-hmm. So I think that is it, guys. Magaming salamat kay Akatsu. Tol, magaming salamat sa'yo, Tol. Sige. Thank you rin, Dogs, na in-interview mo rin ako na binigyan mo ako ng chance, opportunity. Tol, isa ka sa pinakamagaling mag-funny, syempre. Tsaka kaibigan ko. So guys, eto si Akatsu. Magaming salamat sa kanya. At guys, huwag nyo kalimutan i-like tong video. Pag umabot to ng 850 likes, guys, mag-skin giveaway tayo. Kaya paabuti na ng 850 likes. Tapos isulat nyo ang ID, pati in-game name nyo. At yung skin na gusto nyo, worth 299 diamond. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Pagka-qualified kayo, guys. That is it, yo. Babush, Tol. Akatsu, magaming salamat ulit. Thank you rin, Dogs. Thank you.